Siyempre, ito yung pinapangarap ko ng bawat boksingero na makalaban talaga eh. Siyempre, hindi po ako nagdalawang isip na tanggapin yung laban. Pero nababasa ko nga po, sabi ng ibang tao, ba't mo tinanggap? Bobo naman ng mga manager nito, ng ano. Pero para sa akin po, kung siyempre, kung boxer ka, laban lang po talaga, patay kung patay. Eh, sinabi mo, may nagsabi ba ng bobo? Sira ulo. Meron po. Bashers na yan, Mig, yung mga yan, mga ano yan, inggit lang sa atin yung mga yan. Alam mo, nakakaya, yung mga Pilipino na natalo na nga yung boksingero, inaasar pa, mas malakas pa mang asar kaysa doon sa kalaban. Pero yun mo sa mga, kumari Mexico yung kalaban natin, mas malakas pa yung umasar yung mga Pilipino. Ay, kaya ganun dito, no? Dami po na, Sir Pao. Pag nananalo ka, ang bango-bango mo, mahal ka na lahat. Pag natatalo ka, para kang basura sa kanila. Powcast Sports. Pare, medyo mahaba na rin yung career mo sa boxing. Ano ba yung pinaka hindi mo makakalimutan na karanasan mo sa boxing? Siguro yung last fight ko po talaga, dahil yung po pinapangarap ng bawat boksingero makalaban ng world title. Pero yun na po, hindi po pinalad. Okay. So ito rin ba yung last fight mo, yung ano, parang yung hindi mo makakalimutan na laban? Opo, yun po. So karanasan at saka laban. So pag-usapan na natin, kasi ang daming nagtatanong dito sa laban na to. Nung nalaman nila, nakakausapin ko si Juan Mig, sir, tanungin mo siya tungkol kay Emmanuel Navarrete. So tatanungin kita, ano bang nangyari doon sa laban na yon? At nung first round, parang tumatama po ako eh. Pero nung bandang mga second round, tinamaan po, dumugo po ilong ko. Medyo parang naano po eh. Parang naiilang din nung tinamaan. Tapos unti-unti na po. Hanggang nung third round, tinamaan na po talaga ako. Pero sabi nga, nung break po ng, bago po mag fourth round, sinabi po ni Kuya Marvin, yung nag-trainer po sa akin doon, sinabihan niya po yung referee na parang look after him. Dahil medyo ano po yung mata ko, medyo hilo po talaga. Pero para sa akin po, kung siyempre, kung boxer ka, laban lang po talaga, patay kung patay. Oo. Oh. Naaalala ko yung laban na yun, pare. Actually, maganda yung simula mo eh. Yung first round, nakita ko talaga bumibitaw ka. Malakas ba talaga sa muntok itong Sinabarete? Saan ka nahirapan sa kanya? Hindi po siya sobrang lakas, pero hindi mo po, may mga angles po na hindi po nakikita ko saan po yung suntok niya. Parang hindi mo po nakikita. Parang may pagka-awkward po yung galaw niya. Parang yung hindi ko po nakita yung mga uppercut eh, kung saan po nang gagaling. So, ano yung pinaka naaalala mo na suntok na medyo tinamaan ka ng solid, na nasaktan ka? Sa akin po, uppercut po eh. Kasi doon po nagsimula dumugo yung ilong ko. Second round. Tapos, gano'ng katagal ka nag-prepare nito? Kasi ito, this is the biggest fight of your career eh. Opo. Medyo mabilis lang po kasi kakalaban lang po ni Navarrete. Wala pa pong 1 month ata. So, tinawagan po kami 3 weeks before ng laban. Ay, oo. Opo. Short notice din pala to. Opo, 3 weeks po. Kasi ano, kakalaban niya lang po eh. Eh wala po ata silang fighter sa yung Mexican Independence Day. Kinuha po niya si Navarrete, eh wala pong kalaban. So yung preparation mo dito, kulang? Medyo kulang po. Pero nagte-training-training ka naman. Pero opo, nagte-training. Meron ka ba schedule na fight na dapat na hindi si Navarrete? Meron din po. Pero hindi pa po, nagre-ready pa lang po. Grabe, ganun. Alam mo, dito sa Amerika o saan man, narang yung mga Pilipino, lagi na lang nasa short notice, no? Bakit kaya ganun? Bakit, ano, nung natanggap mo yung offer, natanggap nyo, ikaw, anong pumasok sa isip mo? Uy, Emmanuel Navarrete, malupit. Anong nasa isip mo nun? Parang mga 6 a.m. po, biglang may kumatok po sa kwarto ko. 6 a.m. talaga? Opo. Umakit po yung mama ko, sabi, Mig, may good news ako sa'yo. Tapos sabi ko, parang naisip ko na yun, kung ano-ano. Sabi niya, gusto mo ba lumaban sa ano?
Kasi nagkailangan daw ng kalaban ni Navarrete sa Las Vegas. Sabi ko, oh, wala nang... Siyempre, ito yung pinapangarap ko ng bawat boksingero na makalaban talaga eh. Siyempre, hindi po ako nagdalawang isip na tanggapin yung laban. Pero nababasa ko nga po, sabi ng ibang tao, ba't mo tinanggap? Bobo naman ng mga manager nito. Nung ano. Eh, sabi ko, opportunity na to pag hindi ko pa kinuha. Kailan pa? Baka hindi na dumating to. Ayan na eh. Iyan ang mga hindi naiintindihan ng mga nagmamarunong eh. Ang dami kasi nagmamarunong dyan eh. Anyway, mamaya makakatigim niya sa akin mga yan eh. Pero pag-usapan muna natin bago ko mawala sa sarili ko. Pag-away ako dito eh. Anyway, so hindi hindi ka nagdalawang isip tsaka lumabang ka. Yung gusto ko lang balikan pare kasi first second nung bandang third medyo alam mo na ba na tinatamaan ka. Ano yung nasa isip mo noon kasi tinatamaan ka eh. Tapos talagang ano na medyo lumalamang na to sa Navarrete eh. Ano nasa isip mo? Ano tumatakbo habang lumalaban? Yung actual na lumalabang ka? Opo. Siyempre, iniisip ko paano makabawi. Pero, oo. Nahirapan lang din po talaga ako dun sa style niya na mahaba rin po yung kamay. Tapos kung yung galaw niya po, hindi mo, parang unpredictable yung ano niya eh. Hindi po makita. Okay. Alam mo, yung sinabi mo niya rin Karina, pare ha. At medyo 100 na yung nanonood sa atin ngayon, so medyo marami-rami na. Yung mga kritiko na nagsasabi na yung parang bakit ka nilabang kagad? Sinabi mo, may nagsabi ba ng bobo? Sira ulo? Meron. Meron. Ha? Pare ako kasi gumagawa rin ako ng prediction. Nag-predict ako dyan. Hindi ko alam. Sabi ko, yung laban, syempre, sinasabi ko naman yung analysis ko, lamang talaga si Navarrete doon. Tapos short notice pa. Pero sinabi ko, may pagkakataon dyan. Pwede rin naman manalo dyan si Juan Mig. Pati ako doon, pare, daming ano. Sabi, ang tanga naman nito. Wala, anong panalo niyan? Si Raulo pala yung ano eh. Ay, baka makatayo dito ni Facebook eh. Alam mo, kasi pare, ha? Tapos sabi, nakakahiya. Yung mga bashers na yan, Mig, yung mga yan, mga ano yan, inggit lang sa atin yung mga yan. Yung mga nag-a-analysis na yan. Eh, ako lang, gusto ko lang sabihin doon sa mga yun, sana nakikinig kayo, sana nanonood kayo yung nagbabash, yung nag-hate sa mga boksingero, lalo na kay Mig, nung laban na yun, no, sinabi ko na walang panama. Alam mo, hindi nakakaya yung ginawa niya. Kasi, pare, ito Mig, ha, this is something that you can be proud of. 1, 2, 3, 4. Lumalabang ka, hindi ka umayaw. Ang nakakaya yung umaayaw. Ang nakakaya yung nandadaya. Okay? Hindi siya umayaw, lumaban siya. So, may tapang siya. Kita naman natin na sumusuntok siya eh. Diba? So, ano nakakaya? Alam mo, nakakaya, yung mga Pilipino na natalo na nga yung boksingero, inaasar pa, mas malakas pa mangasar kaysa doon sa kalaban. Pero, yun mo sa, kumari, Mexico yung kalaban natin, mas malakas pa yung mangasar yung mga Pilipino. Eh, kaya ganun dito, no? Dami po na, Sir Pao. Oo. Galit ulit ako. Kaya ganun, pare. Talo na yung Pilipino, pwede naman pare, ganito. Okay lang naman eh. Meron tayong freedom of expression. Oy, talo si Mig, may kulang siya sa training siguro, wala sa head movement. Okay lang yung ganun, pero yung asarin pa ng... Grabe talaga, no? Pati mura tapos, nga po, Sir Pao, hindi na ano. Grabe mura. Oo. Yung mga yan, kaya hindi tayo naangat dahil dyan sa mga yan. Pag lumalaban po yung Pinoy boxer, eh, ang nakikita lang nila yung panalo, yung talo, hindi nila nakita yung journey. Baka hindi rin nila alam na short notice. Baka hindi nila alam na it's a once in a lifetime opportunity. Yung mga nagsasabi na pera, natural pare, pera. Bakit maaayawan yung pera yung opportunity, di ba? Yung mga nagtatrabaho dito, bakit ba kayo nagtatrabaho? Dahil gusto nyo ba yung trabaho nyo o dahil sa pera? Parang ganun din yung sa boxing. Teka, Mig, baka minute ako. Kung nanalo po, Sir Pao, baka... O, baka ba, pare? Buhating ka ng mga yan. Buhating ka. Ewan ko, alam mo, ganyan ang mga Pilipino eh. Ito, kanausap ko nga si Boom Boom. Sabi niya, pag nananalo ka, ang bango-bango mo, mahal ka ng lahat. Pag natatalo ka, para kang basura sa kanila. Grabe, no? Bakit kaya gano'n, no?
sana magbago ng konti yung ganun. Again, hindi po natin tinatagal yung mag-criticize kayo. Okay lang naman. Pero yung grabe, mumurahin nyo pa, aasarin nyo pa ng todo. Ewan ko sa inyo. Anong nararamdaman ba ng boksingero, pare, pag lalo na pagkatapos ng laban, lalo na natalo ka, lalo na ano, pangalawang pagkatalo, unang pagkatalo, masakit na pagkatalo. Anong nararamdaman ng boksingero pag bukas niya ng Facebook, eh nakita niya, ay po, daming mga kung ano-ano, anong nararamdaman? Grabe mo, Sir Pao. Mm. Pag makita ka lang lahat, parang lahat ng comment masasama, eh, wala ka na nakitang mabuti. Pero hindi nila alam, Sir Pao, kung gaano kahirap mag-training, gaano hirap mag-sparring, yung diet pa lang. Alam mo na halos lahat naman na nag-ano nang nag-criticize na yan, yan yung mga ano eh, mga hindi nagda-training. Okay, pag kapwa boksingero, sabi nila mag-boxing ka muna bago ka mag-criticize. Pero karamihan, hindi naman siguro mayro pa ring nagki-criticize talaga, pero karamihan ng boksingero, pag kapwa nila naiintindihan nila kasi again, trabaho to, lumabang ka, walang nakakaya doon. Tinaas mo pa rin yung bandila, natalo ka lang. Pero yun lang, sana bawasan natin yun, ano? Pagdating kasi po namin, Sir Pao, dun, bali hindi po nakasama yung trainer ko nun eh. So, hindi pa rin? Lauren. Opo, hindi po na, kasi biglaan lang po eh, yung visa niya po. Hindi po nakasama. So, yung 1 week, buti nang po ando po si Kuya Marvin, sa po yung tumulong sa amin. Marvin Sumodio. Opo, yung 1 week po, naka-training po ako sa kanya, pero yung week po ng laban, hanggang araw ng laban, wala po si Kuya Marvin dahil may laban po yung boxer niya sa New York. Nakadating po sa araw mismo ng laban. Ganon? Sobrang dehado ka talaga. Ang trainer ko po noon, si Bay, pati papa ko po. Sila po muna tumulong. Grabe, no? Minsan, ano eh, hindi nakikita eh ng mga fans po, ng mga critics. Eh. Hindi nila nakikita eh. Mike, ano siya ha? 122 ka lumaban noon, di ba? Super bantam yun, no? Apo. Okay. Ewan ko dyan sa mga fans na yan. Sana, ano ha, hindi naman natin masisisi rin sila. Apo. Eh, okay lang yun. Ang siguro, pare, pag nakakita tayo ng ganun, huwag na lang masyado tayong magbasa or talagang ano na lang natin talaga yung loob natin, tibayan na lang talaga natin yung loob natin. Ito, bibigyan ka ta ng pagkakataon, Mig. Anong mensahe mo dyan sa mga basya? Ikaw na bumalik. Wala. Suportahan lang po nila yung mga, ano, yung mga sa sunod na laban, yung mga Pilipino. Kahit sino po, suportahan lang po nila. Dahil mahirap din po yung pinagdadaanan ng bawat boksingero, lalo hindi naman po nila nakikita yung training. So, yun po. Okay, wait mo ah. ako na magta-translate noon ah. Ako yung ano, angry translator mo. Yung mga ano po, suporta na lang kayo. Kung hindi kayo susuporta, eh wag na kayo mambash. At saka mga nyo, joke lang. Ah, pare, alam mo, sige, move muna tayo dito kay ano, kay Navarrete. Mamaya-maya mga tol, ano, mga viewers, 110 plus na yung nanonood, mag Q&A tayo, pwede pa kayo magtanong dito kay ano, kay Mig. Teka lang ha. May basahin natin 'yung sinabi ni Mr. Suave sandali. Para sa akin, may pagkakataon kailangan 'wag mo palampasin kasi bihira lang dumating ng isang pagkakataon. May kasabihan tayo, ano ha? Ano 'yan, nawala ako. Kasabihan tayo na palampasin muna ang isang taon pero 'wag lang ang isang pagkakataon. Yun, ayos, Mr. Suave talaga. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.